Hi everyone, welcome to my channel. In today's episode of our video, ibabahagi ko po sa inyo ang naging karanasan ko, and I must say na hindi talaga siya isang kanais-nais, hindi talaga siya magandang karanasan. Since today nga, napag-isipan ko na bumalik na sana sa paggamit ng mga injectable hormones, since yung order ko is dumating na yung mga injectable hormones na binili ko. Dumating na siya last week, at ngayon ko lang napag-isipan na bumalik sa process na ito, since yun nga yung controversial warning na ipinalabas ng DFA. Pero meron naman ako mga transgenders or transgender friends na nakausap, at sabi naman nila na currently gumagamit pa raw sila ng mga hormonal products for hormone replacement therapy. Ang warning na ipinalabas ng FDA Philippines, hindi naman siya nangangahulugan na mga fake products ang mga product na yun, or hindi safe ang mga products na yun for HRT. Ang purpose lang kung bakit ipinalabas ng FDA ang advisory na yun, to raise awareness or upang ipaalam sa publiko na kailangang ma-register ng mga products, or kailangan ng registration ng mga products na yun. That way, mas nakakalikom ng tax ang ating bansa, at nakakatulong ito sa pagtustos ng ating gobyerno sa mga pangailangan ng ating bansa. So yun nga, dumating na ang mga orders ko last week, pero hindi ko agad na sinimulan ang paggamit ng mga products na yun, since nga nagdadalawang isip ako if okay pa bang gamitin ang mga products na yun, given the controversial warning na ipinalabas ng FDA Philippines. Pero this week or this day, napag-isipan ko na mag-administer ng intramuscular injection, and in my case, I am just self-injecting since wala akong nurse na wala akong nurse na mahihinga ng tulong sa pag-administer ng intramuscular injection. So yun nga, as usual, I am just self-medicating. At yun nga mga sis, nagdadalawang isip talaga akong gawin ang bagay na ito. So yun nga, napapangunahan talaga ako ng takot. Maraming tanong sa aking isipan, or medyo doubtful, or nagdadalawang isip talaga ako eh. Ngayon ko ba talaga babalik, or ngayon, on this day ba talaga, need ko bang, or kailangan na ba talagang bumalik sa pag-administer o pag-inject ng hormonal products, specifically the phenokinon F injection. So, yun nga, because of that negative thought, nangyari nga ang hindi inaasahang pangyari. At yun nga, I will be inserting a clip kung saan, kung ano ang tinutukoy ko na event. So, ito siya. It is really not my first time na naranasan ng ganitong bagay. So, as a matter of fact, since then, or noong mga first month of using phenokinon F injection, nararanasan ko na talaga. Pero, mas naging madalas siya ngayon na nag-iba ako ng interval ng days sa pag-administer ng intramuscular injection. Noon kasi, every once a week lang ako nag-administer. Pero ngayon, binago ko na siya every 3 to 5 days. Kaya, madalas ko nang nararanasan ang mga ganitong uri ng bagay. And for me, hindi naman siya masyadong nakaka-alarma. Hindi siya gaanong nakaka-concern. Pero, I feel like I created this vlog para na rin makapag-raise ng awareness doon sa mga transgenders na kagaya ko rin gumagamit ng phenokinon F injection, at kagaya ko rin na nakakaranas ng mga ganitong bagay at medyo natatakot sila. Natatakot sila sa mga ganitong uri ng bagay. So, I wanted to create awareness on what are the things to do, kung bakit ba nangyari ang mga ganitong uri ng bagay. So, i-insert ko muna yung clip kung ano ba talaga ang nangyari. So, ito siya guys. Okay, so i-inject na sana ako guys ng phenokinon F injection. Unfortunately, when I tried to aspirate the syringe, ito yung nakuha ko. So, hindi ko na ipinagpatuloy ang plano ko sanang pag-i-inject ng product na ito, since nga yung ito, in this video, pag-uusapan natin kung bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito. So, this is not my first time na naranasan ang ganitong uri ng bagay. And, yun nga, although hindi siya first time, medyo nababahala pa rin ako. Kaya, isa yun sa mga rason kung bakit hindi ko na ipinagpatuloy ang pag-administer ng intramuscular injection. Since, yun nga, nung nag-aspirate ako, ito yung nakuha ko. And in this video, we will dig deeper sa kung bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito
or what instances ang nagiging dahilan or ano ba ang mga reasons kung bakit nangyayari ang mga unwanted events like this. So basically, ang nangyari noong nag-aspirate na ako ng syringe is merong parang liquid or white solution na nadala upon aspirating. And isa sa mga bagay na nalaman ko with that, I don't know if it's a reliable source or totoo ba talaga siya, since galing lang din naman sa isang transgender na nakakaranas na naka-experience din ng ganitong uri ng bagay. So, according sa kanya, nakakaranas ka ng mga ganitong uri ng bagay kapag ang, like for example, last week, nag-administer ka ng intramuscular injection at hindi na distribute ng maayos or hindi pa talaga totally na-absorb ng iyong katawan ang product or medicine na in-inject mo last week. Others might say na, oh, baka nana siya or something na talagang will cause or something na talagang magbabother sa'yo. Pero sabi niya sa akin is, hindi naman talaga siya an abscess or nana. Pakiramdam ko rin para siyang fats or fat solution sa ating... Noong una talaga, pakiramdam ko is nahigop yung taba sa aking katawan. Pero nalaman ko sa kanya, I don't know if... Disclaimer lang talaga, if totoo ba to or... Ito kasi ang sabi niya sa akin is, there is a possibility na ang nahigop is ang solution na in-inject mo the last time. At hindi siya totally na-absorb ng iyong katawan. Kaya ang nangyayari is, nagsistay lang siya sa shoulder mo. At ang nangyayari, noong nag-inject ka na for this week, noong nag-aspirate ka, nahigop siya since hindi pa talaga siya totally na-absorb ng iyong katawan, given or knowing the fact na ang Phenokinon F injection oil-based product siya. So, nananatili lang siya. Although, merong mga portion of the solution that you injected last week na na-absorb na ng iyong katawan, pero yung nahigop ng syringe sa pag-aspirate mo, ang portion na yan is hindi pa siya na-absorb ng iyong katawan, kaya merong lumabas nung in-aspirate mo. So according to her, wala naman daw dapat ikaw bahala. Normal naman. It's a normal thing naman. Pero ano-ano ba ang mga dapat gawin? Ano ba ang mga dapat mong safety precautions or safety things that you need to do after aspirating at nakita mong mayroong ganyang uri ng solution na lumalabas sa syringe. So good thing nga hindi dugo yung lumalabas. Eh kasi kapag nag-aspirate ka or when you're about to have the intramuscular injection at kapag nag-aspirate ka at may lugong lumabas, That means to say though that there is a great possibility na nakatama ka ng ugat. So ang gagawin mo is you need to immediately remove or tanggalin mo na agad ang syringe at maghanap ka ng ibang spot since there is really a great possibility na nakatama ka ng ugat. Ang napakadelikado na bagay niyan, mga sis. And sa nangyari naman sa akin earlier, so ang ginawa ko is, nung nag-aspirate ako, is nakita ko na merong parang liquid solution or parang may white solution na nadala. So, ang ginawa ko is, yun nga, hindi ko ipinagpatuloy ang pag-administer ng intramuscular injection since just like anyone who will experience the same thing, kinabahan rin ako. Although it's not my first time experiencing such thing, kinabahan pa rin ako since yun nga, I don't know kung ano ba talaga yung lumabas. I'm not really sure kung ano ba yung lumabas. Kaya ang ginawa ko is, hindi ko na ipinagpatuloy ang pag-administer sa araw na ito. In other words, nasayang yung solution ng Phenokinon. Nasayang yung 1 ampule since itinapon ko na. Since yun nga, may nadalang solution. And it's really a frustrating thing. Since I'm about to start this week na sana na bumalik sa paggamit ng mga injectable hormones. Pero I'm also thinking na baka nangyari ang bagay na ito in order to teach me a very important lesson na hindi pa siguro tama na bumalik pa sa paggamit ng mga injectable hormones for hormone replacement therapy. Siguro for now, I will stick on using the anti-androgen or testosterone blocker muna and no sa estrogen muna. And if you're interested na gamitin ang Phenokinon F injection na nabili ko, so mag-PM lang kayo sa akin and I'm very much willing na
ibenta or ibenta sa inyo sa mas murang halaga ang product na nabili ko, since yun nga, hindi ko siya magagamit as of the moment, since maraming mga factors akong kinonsider at marami akong factors na kinukonsider at yun nga, ang panahon na siguro or ang tadhana na siguro mismo ang nagdikta na huwag ka munang bumalik sa paggamit ng mga injectable hormones for your hormone replacement therapy. So, I think that will be all, guys. Again and again, I really hope that you learned something out of this video. Pero yun nga, I would like to end this video with a very important disclaimer. I am not promoting self-medication and I'm not really encouraging everyone to impulsively or to immediately embark in this very dramatic process of transitioning, since yun nga, palagi kong pinapaalala sa mga transgenders ng HRT, napakadelikado at risky talaga na process na ito. Napaka-risky talaga ang process na ito, just like what happened today. Simple event, pero it can trigger serious or it can trigger unwanted events also, such as health concerns or health problems. Kaya dapat talaga maging mindful ka sa process na pinagdadaanan mo, since hindi madali ang pag-transition. Marami kang dapat i-consider as a transgender. So, I think that would be all, guys. I really hope that you learned something out of this video. Now, if you like this video, please do not forget to click the like button and also to click the subscribe button as your way of showing support to my channel. Once again, thank you so much for watching. God bless us all and see you in my next video.